Welcome back, AnianaTV. Ngayon po may ganap kami ni Alvin. Pupunta kami ng Connecticut. At attend kasi kami bukas ng kasal ng pamangkin niya. Ano kasi yun eh, 2 o'clock yung kasal. So kailangan maaga kami. Kaya nag-decide kami na mag-travel na ngayon papuntang Connecticut. At kasama po ang aming mga doggy, si Coco at Chanel. So, first time ko pong actually magliliwaliw sa Connecticut dahil hindi naman ako napupunta banda doon. Hopefully, maging maganda ang travel namin at maging safe kaming makarating sa Connecticut. 3.5 hours din kasi ho ang travel papuntang Connecticut mula sa bahay namin. Ngayon guys, ayos na po kami ni Alvin ng mga gamit namin. Naayos na po namin yung iba, yan, mga nasa kotse na siya. So, yung mga damit na lang po namin for the wedding itself, ang kulang. At ito naman ang gamit ni Coco at Chanel. Bali, 3 days po kami mag-i-stay sa Connecticut. Yung buo kasing buong entourage, nasa isang hotel at doon po kami nakabook lahat. At isa pang maganda doon is pet friendly siya. Kaya makakasama namin si Coco at Chanel. Kaya maganda po ang travel namin dahil hindi na po namin papakennel boarding yung mga puppies namin. At hindi rin ako mag-worry kasi kasama namin sila. So yan yung aming mga damit for the wedding. Lalagay na po ni Alvin doon sa aming ano. Ipe-prepare na namin ng maayos para hindi po malukot yung gagamit namin sa wedding. Ayusin lang namin ng maayos para hindi po malukot ang aming damit. Yan, pina-dry clean po namin kaya po naka-plastic siya. Ayan po si Coco at Chanel. Come on, do your thing first. Yan, wiwi kayo. Come on, bago sumakay sa kotse. Do your thing. Hey. Do your thing. Come on. Pinapaihi mo muna ni Alvin para at least kasi pag nag-travel kami, wala mo yun, umihi na po si Coco. Kailangan nilang umihi para pag nag-travel kami, relax sila. Ayan po, umihi na rin po si Chanel. So, wala na po silang problema sa aming pag-travel. Okay, come on Chanel. Coco. No. Wow, sama si Chanel saka si Coco. Magta-travel tayo. Coco, stay? Coco, you stay. Come on, Coco. At saan ka ba prepares to Coco? Meron po kami. Kami po merong car seat ng dog. Hindi car seat ng baby. Coco, Chanel. Coco. Sama. Excited. Kanina pa excited at hindi mo yung mga mapakali. Ikot ng ikot. Hello guys. Ngayon po, nag-start na kami mag-travel. Actually, may dadaanan kaming traffic. Dahil may banggaan yata kanina. So, ngayon, nakalakpas na po kami doon. So, ayan si Alvin. Hindi pa po siya nag-aahit. Sa wedding talaga, hindi pwedeng hindi siya mag-ahit. Kailangan mag-ahit siya. Yan si Coco at Chanel. Nasa likod namin, ang aking mga babies. Nandito na po kami sa daan. At! Oh, shit. Muntik na kami madisgrasya doon. May bigla akong pumasok na kotse. Ito mga driver po talaga, minsan mga ungas. Ay, nako. So anyway, magka-focus po muna kami. Dumaan muna kami dito sa McDonald's. Tayo nasa drive-thru kami. Hindi pa kasi kami nagda-lunch. Dating namin doon, alas 6 yata ng hapon eh, no? Six or seven. Mga 3:30 pa lang po. Kasi pag gutom kami, alam ko awa yun. Ito na po kami. Mag-order na. Okay, thank you. You're welcome. Doon na kami sa next window. Dito kami kakain sa parking lot ng Wawa. Nagbibili rin po ako ng coffee at mga ibang kakainin namin doon sa travel namin dito sa Wawa. Sa East Coast lang po, merong Wawa. Nung nasa California po ako, wala po talaga nito. Dito ko lang po ito nakita. So anyway, kilalang-kilala po sila sa masasarap nilang kape. Ito ang front ng Wawa. Ang convenience store nito na ito is talagang one-stop ka na dahil kasi meron silang gasoline station,
Meron din silang deli at marami ka pong mabibili sa kanya. At known sila talaga sa kanilang coffee. Dahil kasi ang kape nila ay maraming choices. Ikaw ang mamimili. At ikaw rin ang magtitimpla dahil marami rin silang klase ng mga mga creamer. Iba-ibang klase po. At masarap talaga ang kape nila. At guys, this is 24-hour store. Magagarantya ko po kayong masarap po ang pagkain nila at malinis. At talaga masarap ang kape nila. Guys, dito po ako nagtatrabaho. Dito po ako nagpa-part-time. Pero sa Bethlehem side po, nasa New Jersey na po tayo. Mostly, ang gasolinahan dito sa States is self-service po. Kumbaga, bahala ka pong maglagay ng gasolina sa sarili mong sasakyan. Wala pong gagawa nun para sa'yo, kundi ikaw. Pero dito sa New Jersey, ang lahat ng gasoline station dito ay full service. Yun po yata ang law ng New Jersey. Ang meaning nun, nasa sasakyan ka lang, meron silang mga empleyado na gagawa para sa'yo. Sila ang maglalagay ng gasolina sa sasakyan mo. Yung parang sa Pilipinas, biyahe na po ulit kami. Sige po. Ayan guys, nandito pa rin kami sa New Jersey at 100, ilang miles pa tayo? 120 miles pa kami bago dumating ng Connecticut. Medyo hindi ko alam kung ano bang problema nitong mga driver ngayon dahil kasi parang lagi silang nagmamadali. Ilang sasakyan na yung mga nakasabay namin na talagang humaharurot po sila. Nakakatakot kasi baka mamaya madisgrasya ka dahil sa kanila. So kaya ingat-ingat lang po, nasa safe lane lang kami. Ayan guys, nasa New York State na tayo. At least dito medyo kalmado po ang mga driver. Hindi kagaya nung nadaanan namin kanina. Talagang hindi ko alam kung nakatira sila. Kaya sila mga parang windang. Ano ito kayo? Golf course ito eh. May golf course sila. Yan guys, malapit na kami. Anong pangalan ng hotel? Heritage Hotel. Doon po kami nakabook sa Heritage Hotel. So yung wedding itself sa simbahan po, yung ceremony, pero yung reception niya dito rin sa Heritage Hotel. Ayan guys, andito na po kami sa Heritage Hotel. Dito po kami nakabook for the wedding. So this is the entrance. Yan. Magche-check-in po muna kami. Heritage Hotel. Dito kami guys sa loob ng Heritage Hotel. Alrighty. Okay din siya. Okay din po yung hotel. Mahanap po muna ako ng restroom. At gusto ko na pong mag-wee-wee. Ayun, nakita ko na yung restroom niya. Ayun guys, nasa lobby po kami ng hotel. At nag-iintay kami ni Alvin ng cart. Dahil kasi marami kaming gamit na bit-bit. Mahirap po isa-isahin dahil nasa third floor yata kami. So, kailangan namin maghintay ng cart. Anyway, ayun po, itay lang kami dito. Finally, may cart na rin po kami. Kasi aanim lang ang cart nila, kaya mag-iintay ka po. Hindi naman po masyado matagal mag-iintay eh. So, siguro mga 5 to 10 minutes lang po kami naghintay. Kaya, time na po para mag-unload ng gamit. Hello, Coco and Chanel! Iniwan po muna namin sila guys yung nag-check-in kami. And don't worry po, may konting bukas po yung bintana namin sa kotse.
Yan si Coco at si Chanel naman. Coco, Chanel. Stay. Ayun guys. Ito po yung aming kwarto. Yan. Usually po, pag nung nandun ako sa San Francisco, magandang hotel siya. May nakukuha kaming less than 100 pag naka-promo siya. Actually, dito rin naman may nakukuha kaming less than 100 pag naka-promo po. Pero kasi nga, pet-friendly po yung po kinuha para sa mga wedding entourage. Kaya okay din po yung kasi nga, sabi ni Alvin, pag pet-friendly daw po ang hotel, mura na daw po yung 114. Kasi nga, pwede namin dalhin yung aso namin kesa pa-kennel namin ng 3 days. Bali 4 days po kung pa-kennel namin dahil uuwi pa kami. At saka pa namin siya makukuha. Kaya magiging 4 days po yun sa kennel talaga. Sa kennel boarding. So anyway, ate siya kasama namin. So okay na rin po yun. Guys, pag kami po nagpapabook ni Alvin sa hotel, ang talagang kinukuha namin yung 2 double beds. Para po yung isang kama, doon po namin pinapatong yung mga gamit namin. At hindi po sa lapag. Inaayos ni Alvin yung wifi camera for the dogs para habang nasa wedding kami, nakikita po namin si Coco at Chanel. Hi guys! Good morning! Bali ngayon yung wedding day. Ayun si Alvin, kumakain. Ako na guys na. So after niya, after ko, siya naman. So yun po, nagpe-prepare na kami dahil ang wedding is 2 o'clock. At kailangan nandun daw kami ng 1:30 dahil mahigpit daw po yung pare. Pero 10 minutes away lang naman po dito sa hotel yung pinaka-church. Yung church niya, pero ang reception ay dito sa hotel. So yun guys, update lang po. Ayan guys, okay na kami ni Alvin, nakaayos na kami. Nakapamatay na po kami dahil attend na kami ng wedding. 1:30, kailangan nandun na kami sa church. So ngayon, papunta na po kami doon sa wedding ceremony. Do you want to know?